Hello everyone! Ako po si Roda ng Roda's DIY Design. Ang video po natin ngayon ay mga cross-stitch frame na na-rescue namin sa garage sale. At gagamit din ako ng mga lace silicone mold para gawing vintage ang mga items natin. Nabili po namin ito mga wall frame sa garage sale. Ngayon, bibigyan natin siya ng buhay. Ang una, lilinisin ko muna gamit ang wet wipe o baby wipes. Tatakpan ko muna ang mga frames gamit ang lumang newspaper para maprotektahan ang salamin sa pintura na gagamitin ko mamaya. Ngayon, umpisan ko na ang pagro-roll ng clay. Gagamitin ko itong lace silicone mold at gagawa ako ng maraming lace clay para sa tatlong frame wall. Next, umpisan ko na ang pag-arrange ng mga lace clay sa frame. Ipoposition ko lang sila bago ko sila idikit. Okay, so ngayon ididikit ko na ang mga lace clay gamit pa rin ang strong wood glue. Ganun din ang gagawin ko, same process din para dito sa maliit na frame. Magmo-mold uli ako ng clay gamit itong retro frame border. Maglalagay ako sa bawat corner ng frame pag naipon ko na lahat ng mga border at gagamitan ko ito uli ng strong wood glue. Kung bago lang po kayo dito sa aking channel, maraming salamat po. Sana po nakapagbigay ako ng ideas sa inyo sa mga project na mga ginagawa ko. Next, pipinturahan ko ang frame ng vintage mint green na pinaghalong flat white paint at plain green paint. Ang plain paint na ito ay napakaganda niya, lalo na kung gusto ninyong gawing vintage ang mga items na gagawin ninyo. Dahil natuyo na ang vintage mint green, mag-a-apply ako ng coffee brown paint para magkaroon ng stain ang border ng frame. Bago matuyo ang pintura, punasan agad ng baby wipes para lumitaw ang stain ng brown color. Pag natuyo na ang coffee brown paint, lalagyan ko ng white wax at pupunasan ko ng baby wipes habang naglalagay ako ng white wax. Ngayon, dahil tuyo na ang white wax, gagamit ako ng gold paint at ang mga detail lang ng frame ang lalagyan ko gamit ang aking daliri at hindi ako gagamit ng brush para masigurado ko na malagyan ng gold paint ang bawat detail ng frame.
Dahil tuyo na ang mga paint, aalisin ko na ang newspaper at lilinisin ko ang glass ng baby wipes para mapunasan ang sumobrang pintura. Same process din, pati itong mga maliliit na frame na ito, lalagyan ko rin sila ng stain na gold para maging vintage look itong ating frame. Okay guys, so natutuwa ako sa kinalabasan ng artwork ko. Gustong gusto ko na itong makita na nakahang sa wall o kaya pwede din itong mga nasa bookshelf. Sana po nag-enjoy kayo sa video na ngayon at na ma-inspired kayo na gumawa ng art tulad ng ginagawa ko ngayon. Salamat po!